agawang teritoryo. Yan ang puno ng kaguluhan ng mga taga-Israel at Palestine ngayon. Subalit sa kabila ng pananahimik ng dalawang estado, ay humantong sa ugat ng digmaan. At kung tutuusin, ay wala namang mananalo dahil marami na ang nasawi at nasaktan sa kani-kanilang lugar. May 10, 2021, nagkaroon ng order ang gobyerno ng Israel na paalisin ang mga pamilyang Palestino sa Sheikh Jarrah na bahagi ng East Jerusalem upang pakinabangan naman ang mga Israeli dahil pagmamayari daw di umano ito ng bansang Israel. Dahil dito ay nagsimula magprotesta ang mga Palestinians dahil sa di makatarungang ginawa ng mga taga-Israel sa kanilang mga kalahi at kababayan sa Moske ng Al-Aqsa, kung saan itinuturing ang mosque na ito na ikatlo sa pinakabanal na lugar sa Islam. Nauwi sa violenteng enkwentro ang panig ng Palestino realista at mga security forces ng Israel. Nakatitimbal ang mga sumunod na pangyayari dahil gumamit na ng dahas ang mga Israeli police sa pamamagitan ng rubber bullets, stun guns at tear gas upang palisi ng mga nagraraling Palestinians. Sa kabila ng lahat ng di pagkakaunawaan ng dalawang estado, nagsumite pa rin ang mga Palestinians ng apela sa Supreme Court ng Israel. Bagamat nangangamba ang mga Palestino, pakikinggan na pa ng gobyerno ng Israel ang kanilang hinain at reklamo. Subalit hindi pa lumalabas ang resulta ng Supreme Court sa Israel patungkol sa kung kanino ba talaga maaaring mapunta ang pinag-aagawang lugar ng dalawang estado. At kahit hindi pa man lumalabas ang desisyon sa Supreme Court, ay patuloy pa rin ang pagpapaalis ng mga pulis sa mga Palestinians dahil di umano para sa kanila pagmamayari nila ang tinitingnan ngayon ng mga Palestinians. Nandekada ng argumento ang kontrobersyal na isyu sa agawang teritoryo sa pagitan ng mga taga-Israel at Palestine. Kung magbabalik tayo sa nakaraan, dahil nga sa di pagkakaunawaan ng dalawang estado, ay pumagit na noon ang UN at hinati sa dalawang teritoryo ang Israel at Palestine. At dahil nga may mga di umanong lugar sa Israel na dekada ng tinitirhan ng mga Palestino, ay hindi naging madali para sa UN ang paghahati ng teritoryo. Kaya animo'y naging magulo para sa dalawang estado at hindi katulad ng Korea na hinati lamang sa dalawa ang isang malaking kontinente ito bilang parte ng Hilagang Korea at Timog Korea. Sa kasalukuyan, maging ang bansang Amerika ay walang kinakampihan sa dalawang ito, kundi sinasabing itigil na lamang ang palitan ng airstrikes dahil lang nabibiktima dito ay ang mga inosente nilang mamamayan. Subalit ayon sa Israel, ay dumedepensa lamang sila sa atake ng mga Palestino, kaya nakikipaglaban na rin sila. Sa kabilang banda, pinaglalaban lamang ng mga Palestino ang kanilang karapatan at teritoryo na inaangkin naman ng Israel government at pwersang pinaalis sila mula dito. Sa kabila ng enkwentro sa pagitan ng mga Israeli security force at mga nagraraling Palestinians, ay nagbabala naman ang mga Hamas na itigil na ng Israel ang marahas na pagpapalis sa mga Palestinians. At nagbigay ng babala ang mga ito na sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, wala na dapat Israeli security forces sa mosque ng Al-Aqsa compound at Sheikh Jarrah. At dahil nga patuloy pa rin ang enkwentro ng mga nagraraling Palestinians at mga Israeli forces, hindi na napatigil ang mga nagbabalang Hamas at pinalipad ang unang 7 rockets mula sa Gaza patungong West Jerusalem na agad namang na-detect ng mga Iron Dome ng Israel at pinasabog ang mga lumilipad na rockets. Dahil sa ginawang ito ng Hamas, kumatake naman ang mga Israeli Air Forces sa Gaza na nagtala ng malubhang pagkasira ng lugar. Nakinasawi naman ng 21 katao kabilang ang ilang bata. Ayon sa Israel, ito ang kanilang ganti sa ginawang pagpapalipad ng rocket ng mga Palestinians na kung saan wala silang depensa ng Iron Dome ay malamang nakapagtala na ng hindi mag-ilang pagkasira at pagkasamit. At patuloy pa rin ang pagkatake ng rockets ang grupo ng Hamas at noong Martes, May 11, 2021, 30 rocket missiles ang pinakawala ng mga ito patungong Israel bilang ganti naman nila sa mga ito sa pagpapasabog ng mga buildings nila na ikinasawi ng ilan nilang mamamayan. Sa away ng dalawang panig ay makikita payhado ang mga Palestino sa airstrike ng Israel dahil mahina ang depensa ng mga ito sa mga armas mula sa himpapawid. Wala kasing Iron Dome ang mga Palestino kaya't madali lamang silang napasok ng pwersang himpapawid ng mga Israeli. Ayon sa Amerika, ang ginawang ito ng Israel ay isang uri ng terorismo dahil pati naman ito, walang missile defense program ang mga Palestino tulad ng Iron Dome ng mga Israeli. Subalit nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pag-atake sa kalabang estado. At ngayon nga,
ay hindi pa rin tumitigil ang labanan ng dalawang panig. Kasi Hodan, madami ng inosenteng mga tao ang nadadamay dahil sa lumalalim na away na ito. Madami mga bansa ngayon ang humihiling at nagkarasal na sana ay matigil na ang away ng Israel at Palestine. Dahil di umano, wala namang mananalo sa kanila. Pareho silang talo sa digmaang sinimulan nila dahil ang biktima dito ay ang mga inosenteng tao. Pwede ka, anong masasabi at reaksyon mo dito? Maaari ka magbigay ng sarili mong opinion sa ilalim ng video na ito upang maalaman din na iba ang gusto mong sabihin. Maaari tayo para sa hindi lang kapayapaan ng Israel at Palestine kundi kapayapaan para sa buong mundo. Salamat kaibigan and God bless.